Hi guys, welcome to my channel. This is Marcella Malim Team. Yun nga, meron nga akong lupus. At syempre, nagre-research din ako sa mga dapat kong gawin para i-manage ko yung stress ko. Ito nga yung 4 tips that individuals with lupus can use to manage stress. Number 1, practice relaxation techniques. Activities such as meditation, yoga, or deep breathing can help to reduce stress and promote relaxation. Yan, kailangan natin i-practice yung sarili natin. Lagi tayong relax. Kasi nga kami mga lupus, lagi kami agitato. Yung ibig sabihin ng agitato, agad-agad gagawin, agad-agad. Kailangan i-relax namin yung sarili namin. Kailangan humanap kami ng paraan para maging relax kami. Pero minsan di talaga namin sinasadya na maging agitato kami, maging gusto agad namin, gusto agad namin. Kailangan i-practice namin yung relaxation, number one. Number two, get regular exercise. Exercise can help reduce and improve overall health. But important to speak with your doctor before starting exercise program to ensure that safe and the appropriate for your individual needs. So kasi merong exercise kasi masama sa amin, yung halimbawa mag-jogging kami ng malayo, hindi pwede yung kasi nasakit yung paa namin. Kailangan simple lang exercise. At importante makipag-coordinate kay doc nyo para may paliwanag sa inyo kung ano ang dapat na exercise na inyong gawin. Number 3, maintain a healthy and healthy lifestyle. Eating healthy diet, getting enough sleep, and avoid smoking, excessive alcohol consumption. Yun nga. Yun ay magiging can help to reduce stress and improve overall health. Kumain ng naayon, wag sobra, wag konti lang, kailangan healthy diet tayo. Kung halimbawa sa umaga, kumain tayo ng egg, saka kunting gulay, ganun, sa tanghali, yan, egg, gulay, carne o isda, pero hindi sobra. Pero ano lang, tama lang yung timbang ng kakain natin. Sabi niya, 100 gram of rice, yan, 100 gram of meat, 100 gram of fruits, mga ganun. Kailangan irregular natin sa ating sarili. At kailangan din na tama din sa oras yung pagkain natin. At kailangan din matulog tayo ng 8 hours. Normally, 8 hours dapat. Kaya lang, minsan talaga hindi ako makakatulog ng 8 hours. Kaya yun, nagiging stressable ako. Pero, I try na makatulog ng 8 oras. Para ma-maintain ko yung healthy and healthy lifestyle. Hindi nga, huwag tayong uminom ng mga soft drinks, mga alak, at huwag tayong manigarilyo. Pwede naman siguro iwasan natin yun. For maintain in healthy lifestyle. Number 4, seek support. Can provide emotional support and help to reduce stress. Yun nga, yung mag-collect with friends, yung mga friends na sumusuporta sa'yo, yung alam yung kalagayan mo, ganyan. Kaya nila ikaw pakisamahan, gano'n, para mag-reduce stress mo, di ba? Hindi yung mga kaibigan na hindi alam yung kalagayan mo kasi, syempre, yung mga magmamatigas, yung gano'n. Huwag ka munang lumapit sa mga gano'n, ha? Family, yan. Yan lagi yung family, lagi number one yan, na kailangan mo laging pakisamaan, pero syempre may mga pamilya din na hindi mo makakasundo. Kaya mas mabuting kung yung mga pamilya mo na nakakaintindi sa iyo, yun. Kailangan doon ka makipag-communicate para masabi mo yung emotional mo at syempre para maging masaya ka, ganyan, di ba? At yung mga support group, kagaya ng mga ka-YouTuber mo, yan, yung mga sumusuporta sa'yo, pero yung mga nagbabash sa'yo na nasasaktan ka, lumayo ka na muna. Pero, yung mga nagbabash sa'yo, pag nasasaktan ka, pwede mo rin, ano yun, ika-flirt ng iyong lupus. Yung mga ka-friends mo sa FB,
yung nakikita mo pinabash ka, yung ganyan, i-block mo na sila, di ba? Ganun. Parang, alis ano yun, alis, reduce stress mo. Para, hindi mo na makikita, di ba, for the solution. Pero kailangan mo rin may ka-communicate na good friends at yung naintindihan ka. Seek support yun po. And the last, manage time and priorities. Planning ahead and priorities tasks can help to reduce stress and prevent overload. Yung kagaya ng ginagawa ko, pagdating ng bills ng kuryente, binabayaran ko na, bills ng tubig, binabayaran ko na. Tapos, bago pa oras ng bayaran ng bahay, binabayaran ko na agad. Siguro, bago pa, di ba, 12 ang bayaran ng bahay, binabayaran ko na siya ng mga 8, ganyan. Update ako lagi, ayaw ko ng late kasi nga, para hindi ako ma-stress. Tapos, yung sa internet, lagi din akong advance. Kaya, yun, planning ahead and priorities can help to reduce stress and prevent overload. Yun nga. And then, and conclusion, while stress does not directly cause of lupus, yun, hindi nagiging, ang stress naman, hindi nagiging dahilan ng pagkakaroon ng lupus. It can trigger lupus flare. Yun nga, ito nga ay trigger to. May lupus na kasi kami, kaya pag nag-trigger to, yun nga, bigla na lang kung anong mararamdaman namin. Merong sometimes directly to die, but pagkaya naman ng naming mga lupus, na ano pa kami na nalalabanan pa namin yung flirt na yun. Kaya, kung maaari, bantayin nyo yung sarili nyo, yung kagaya ko may lupus, 1 to 4, yun. Try nyo lang at magiging hindi kayo may stress. So, managing stress is an important part of managing lupus symptoms and reducing the risk of flare-up. Yung pagmamanage natin sa ating sarili, yung pag kailangan ating hindi tayo maging stress. Importante yun para hindi natin ma-risk yung flare-up. Dahil pag nag-flare-up na yan, sigurado, hospital na tayo, guys. Minsan dahil nga sa pag-flare-up, meron nawawala, namamatay, meron nakakayanan, kaya kailangan hindi tayo ma-stress tayo mga lupus warrior. Laban tayo. Never give up, guys. Never give up. Yun ang paraan. Try nyong gawin yung 1, 2, 3, 4 at siguradong hindi kayo mag-trick. May iwasan yung okay, lagi naman may stress eh. Pero may iwasan natin yung stress kung magiging attention lang tayo sa bawat galaw. Thank you for watching. This is Marzella Mantin. I'm a lupus girl. See you at the next vlog.